Ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga, naawati ng paglalabas ng commercial number ng baboy sa hog farm ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated nitong July 9, 2021 ay naisangguni ng CLTV News sa Department of Agriculture Region 3. Ikinatwiran kasi ni Samahan ng Agrikultura Chairperson Rosendo So na ito'y para sa pagbangon ng hog industry o ang repopulation na programa ng DA. Ang concentration namin is ano, yung makakuha dun sa farm, diba? And makarepopulate dun sa mga ibang area. Sagot naman dito ni Department of Agriculture Region 3 Director Chris Polo Bautista, kahit na may utos pa ang Pangulo para ilunsad ang mga programa para labanan ang African swine flu sa bansa, ang kapangyarihan ng local government unit o LGU bilang regulatory body sa isang negosyong may paglabag sa environment compliance ay siyang higit na mananaig. Kanyan kasi regulatory under jurisdiction talaga ng LGU yan kasi alam ko yan, yung mga pinag-uusapan ng mga permits. Ang LGU dyan, may mga violations siya kasi rin eh. Health ata yung isang concern dyan eh. Namagitan na rin umano ang Department of Agriculture Region 3 sa usaping ito. Ngunit mandato umano ng Florida Blanca Municipal Government na ipatupad ang batas, lalo't may reklamo sa kanila ang mga mamamayan. At sa usapin ng paglabas ng baboy para sa repopulation, tumanggi ng manghimasok ang Department of Agriculture. Ganyan ang isang ng LGU. Na ilabas lahat, ang gusto naman ng kwan is unti-unti. So, masalimuot na iso yan eh. Alright. Mm-hmm. Pagkahugan nito, nasa korte na rin yan eh. Yeah. Mahirap na rin makialam dyan. Samantala, nagsadya naman sa CLTV News si former Mayor Florida Blanca Eduardo Guerrero upang ipaliwanag ang kanyang panig sa pag-operate ng hog farm ng Evergreen Bioscience and Technologies Incorporated sa Barangay Gutat. Unang punto ni Guerrero, bago pa makapagtayo ng infrastruktura ang kumpanya, ay nakakuha naman umano ito ng consent sa mga residente sa naturang barangay. Pinakuha ko sila ng neighborhood clearance. Para noon, yung mga surrounding residents doon, conforme sila sa pagtatayo ng piggery, which they were able to secure. Taong 2016 ay naitayo naman umano ang gusali at ilang pasilidad ng naturang babuyan. Ngunit ito na ang panahon na kanyang pagbaba sa pwesto. Iginiit ng dating alkalde, nasa kamay na ng kasalukuyang administrasyon ang kapangyarihan dito kung magbibigay ng permit. Ang inisyo namin are building permit pa lang. Building permit. So, Nagtatayo. Eh ako hanggang 2016 lang ako. Sa second half ng 2016, natapos yung piggery, dapat 2017 nag-operate sila. Ang mag-i-issue ng permit, yung incumbent mayor, which I can no longer do because I am not the mayor anymore. Banat ni Guerrero, kung may matagal ng reklamo ay dapat noon pa umano ito kinastigo dahil simula 2017 ay nakapag-operate ito ng walang permit ng lokal na pamahalaan. Dapat dereliction of duty sila eh. Dapat dereliction of duty. Oh, bakit? Ano ba ang konsiderasyon? Bakit nag-operate na walang permit? Yan ang tanong ko sa kanila. Bakit nakakapag-operate na walang permit? Oh, bakit nilalagay yung cease and desist order? Ba't pinapapasok yung pitch? Batay sa closure order na inihahin sa Evergreen Bioscience Technology, mayroon silang 30 araw simula noong June 23 para hakutin ng maramihan ang mga baboy sa loob ng hog farm sa Barangay Gutat. Maari namang kumpiskahin ng lokal na pamahalaan ng mga baboy simula July 23 o sa Biyernes, batay na rin sa nakasaad sa court order. Nauna nang nanindigan si Florida Blanca Mayor Darwin Manalansan na kanyang uunahin ang kalusugan at kapakanan ng kanyang mga kababayan higit sa operasyon ng nasabing babuyan. Paolo G. Santos, CLTV News.